Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, tuloy na naman po ang ating turismo area dito po sa ating Kapitan's Report na kung saan pumapasyal po tayo sa iba't ibang mga establishmento dito po sa ating barangay. So, today, we are reporting from Cash, Coffee, and Cocktails. Dito po yan sa second floor ng Park Chateau Building dito po sa Ortigas Center, Barangay San Antonio, Pasig City. So, malapit po ito sa Union Bank at sa Marco Polo. So, Cash is the newest neighborhood hideout dito po sa ating barangay. And they are open from 8 a.m. to 10 p.m. Of course, their specialties include pork chops, burgers, sandwiches. They serve great cocktails. No? Kaya nga, coffee and cocktails. At syempre, may masarap na kape. Paubos na nga. At meron din silang mga pika-pika na sinaserve dito. So meron din silang mga lunch sets para sa ating mga office crowd na available naman from 11 a.m. to 2 p.m. So sa ating mga viewers, sa ating mga kabarangay, no, pasyal na po kayo dito sa Cash Coffee and Cocktails, no, para sa mga tambay needs ninyo. Chill-chill lang din dito. So, kamusta po tayo mga kabarangay? How is everyone? Sana po lahat po tayo ay safe, healthy. I hope everyone is doing well. So, kamusta po ang ating barangay nitong nakaraang linggo? So, isang linggo na naman po na busog na busog sa mga accomplishments, mga kaganapan dito po sa ating barangay. So, ano ba yung mga kaganapan na ito? So, unang-una po, no, ang Barangay San Antonio ay buling nakiisa sa Grand Bambino Festival dito po sa lungsod ng Pasig. So ito pong Bambino Festival is a tradition na po dito po sa ating lungsod. No? In fact, this is the 22nd na Bambino Festival already sa Pasig City. Kagawad pa lang po ako noong 2007, no? Talagang ginugunita na to, ipinagdiriwang po talaga ang kapistahan ng Santo Niño dito po sa lungsod ng Pasig. At syempre, no, ang during this parade represented po ang iba't ibang mga parokya, ang mga parish ng na matatagpuan dito po sa ating mahal na lungsod. And syempre, ang Barangay San Antonio is part of Holy Family Parish Church, no? Kaya very well represented po ang ating mga parishes as well as yung mga iba't ibang mga barangay na nakiisa rin at nag-participate dito po sa parade na ito. Imagine after 2 years, no? 2 years tayo walang parada, no, para ipagdiwang ang kapistahan ni Santo Niño, at na nakakatuwa na ngayong taon na 2023 ay naibalik na po natin itong pagdiriwang po na ito. So syempre, nice lang namin magpasalamat sa ating logistics team para po sa ating Bambino Festival. Of course, led by kagawad Venus Laput. Talagang siya ang punong abala nun. Diba? At syempre, ang ating Barangay Council, SK Council, na ever supportive, no, full support sa ating mga activities, especially this Bambino Festival. Syempre, salamat din po sa lahat ng mga barangay employees at sa ating mga kabarangay na nag-volunteer na sumama. Talagang ano rin eh, ang dami rin nating busog na busog din yung ating ang ating delegation nung araw na iyon. Syempre, thank you din and congratulations sa ating dancers, no? Of course, led by H. Sabi nga nila, nagpakabog talaga ang naging sayaw para sa mabigyan din ng karangalan or to give honor sa ating Santo Niño. So sa ating mga kabarangay, Viva Pit Senior, okay, happy feast day ng Santo Niño po sa ating lahat. At of course, sa ating Santo Niño, maraming salamat din po sa lahat ng mga grasya at biyaya at proteksyon na inyong ibinibigay para po sa Barangay San Antonio. And syempre, speaking of Bambino, no, little children, no, iko-connect ko lang din dito sa ating programa, no, na tuloy-tuloy pa rin po ang ating BSA Libreng Binyag Program dito po sa Barangay San Antonio. Nagsimula na po ang 2023, may bueno mano na kaagad tayong dalawang bata na ating natulungan na makatanggap ng sakramento ng binyag. At sila ay sina Baby Akira Franz at si Baby Zanaya
Mati. So welcome to the Christian world sa ating mga babies, no? Mga bagong nabinyagan at may mga susunod pa, no? Kanina lang mayroon makulit na pinirmahan na approval, no? At magpapabayad na tayo sa ating parokya para sa next schedule ng ating Libreng Binyag Program. Of course, maraming salamat sa ating parish, Holy Family Parish Church, kina Father Vincent, kina Brother Eldrick, na patuloy na tumutulong sa atin upang mas maging accessible sa ating mga kabarangay ito pong sakramento ng binyag. At syempre, i-flex ko na lang din ang ating barangay, no, na kamakailan ay kinilala ng Pasig City Government para po sa ating mga anti-drug efforts para po sa ating komunidad. Of course, itong ating natanggap na recognition ay iginawad mismo, no, personal nila Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, nila Tita Aida at the rest of the staff of the Pasig City Anti-Drug Abuse Office o ang PICA daw. So karamihan naman po ng mga barangay, no? If not all the barangays were recognized, nakatanggap naman ng recognition. So isang magandang indikasyon po ito na nagkakaisa ang mga barangay ng lungsod ng Pasig upang puksain ang illegal na droga dito po sa ating lungsod. Siyempre, hindi lamang mga barangay ang kinilala o nabigyan ng recognition. No? Binigyan din po ng certificates of appreciation and recognitions din ang iba't ibang mga advocacy groups, no? Particularly yung mga religious groups na kasama po natin sa community-based rehabilitation program. At siyempre, hindi nagpahuli ang ating official partner pagdating sa interfaith aspect ng ating rehabilitation program dito po sa BSA. At yan po ang Bagong Ilog Christian Fellowship o ang BICF. So congratulations po kina Pastor Edward, kina Pastor Adelia, and to the rest of the rest na bumubuo sa BICF o ang Bagong Ilog Christian Fellowship. At sana po ay patuloy po tayong magkaroon ng mas marami pang programa nang sa ganun ay mas mapatibay pa natin ang ating anti-drug programs dito po sa Barangay San Antonio. So syempre salamat din po sa ating Barangay Anti-Drug Abuse Council, of course led by Kagawad Ivan Rupisan, and to the rest of our members ng ating Peace and Order Community, Peace and Order Committee, ng ating barangay. At syempre, no, tuloy-tuloy din po ang iba't ibang mga weekend activities po natin dito po sa Emerald Avenue. So alam naman po natin na ang Emerald Avenue every Saturday and Sunday is closed to vehicular traffic. No? At ito ay pinagagamit sa mga tao, no? Kaya nga tinawag ito ng Pasig City Transport na People Street. So itong People Street dito po sa Barangay San Antonio ang kauna-unahang format na ganito na ginawa sa buong lungsod ng Pasig. And of course, yung venue na to ay nagagamit para sa jogging, running, exercising, biking, may mga bike rentals po tayo dyan. Kaya't yung health and wellness activities po talaga ay napopromote po natin dito po sa ating komunidad. No? And kamakailan po, no, nagbalik na rin po ang ating libreng Zumba sessions, no, dito sa Emerald Avenue na may new schedule na. No? Dati Sundays, pero ngayon nag-decide na po tayo gawin na nating Sabado. So every Saturday na po ito from 8 a.m. to 9 a.m. Of course, this is led by Kagawad Rachel Rustia. So we're inviting everyone. No, hindi kailangan na taga-Barangay San Antonio kayo para maka-join po kayo sa ating libreng Zumba sessions. This is open to everyone. At syempre, no, hindi lamang mga health and wellness activities ang ating ginagawa sa Emerald Avenue. No? Andyan din ang ating Ortigas Market na every Saturday ay talagang naging destination na rin po for shopping, diba? Yung mga finds, no? Mga food finds natin na nakakatuwa, no? Marami na rin ang talagang pumapasyal, dumadayo na rin na mula sa mga ibang lugar para ma-experience din nila ang Ortigas Market. And ang nakakatuwa po, ang Ortigas Market hindi lamang po siya naging destination for shopping, no, or for yung mga food crawls, no, pero naging venue na rin siya for livelihood program. So again, maraming salamat, no, kina Kagawad Norma Medalla, and of course in collaboration with Miss Marisa Dames of Ortigas Market, kasi
nakakapagsagawa tayo ng iba't ibang mga livelihood programs and trainings dito sa Ortigas Market. So dati nagkaroon ng chocolate making, mayroon pa tayong cheese, no? May cheese making. At syempre, itong last Saturday, nagkaroon ng buchi making naman. So syempre, yung buchi, di ba? Yun yung dessert sa Chinese restaurants, di ba? So syempre, sakto rin dahil magcha-Chinese New Year na sa Sunday. Ano? So idagdag ko na rin, no? Na this coming Friday, no? Magkakaroon tayo ng yung ating taunan na Dragon Dance, no? Dito po sa buong Ortigas Center as well as sa buong village po natin sa Antonio Village. And no, sa bandang gabi na, no, siguro pag medyo dumilim na, mga 5:30 or 6 PM, meron lang po tayong simpleng fireworks display na gagawin po natin dito sa intersection ng Julio Vargas at ng San Miguel Avenue. So sa ating mga kabarangay, of course, advance Happy Chinese New Year po sa ating lahat. Sayang, no? Natapat ng Sunday. Holiday dapat ito, walang pasok eh. Pero again, ating pagbati po sa ating lahat, sa ating pagsalubong po sa Chinese New Year. And of course, no, Barangay San Antonio ay patuloy din po sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating community relations sa pamamagitan po ng iba't ibang mga kolaborasyon. No, ang Barangay San Antonio has been an advocate of collaborations, not only with other local government units, pero pati po ang mga stakeholders po natin, ang business community, mga business leaders po natin, even our regular citizens. Tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila. Nang sa ganun ay mas maging magkaroon ng iba't ibang mga novelties pagdating sa paghahatid ng iba't ibang mga serbisyo at programa para po sa ating komunidad. So tayo po, no, bilang isang LGU, no, minamarapat din po natin na nakakapasyal din po tayo sa iba't ibang mga activities ng ating mga stakeholders. Nang sa ganun ay nagiging puhunan po ito eh, para mas maging maganda ang ating samahan. Sabi ko nga, ito'y puhunan para sa isang magandang komunidad din. So kamakailan po, ano, nagbigay po tayo ng ating suporta at pagpasyal rin natin sa kina Tita Marge Lim, no, isa sa ating kabarangay na magaling na artist sa kanyang paglulunsad ng kanyang solo exhibit na ginanap sa Ayala Malls, Manila Bay. No? Layo, no? Dumayo pa kami. No? Pero again, no? Siyempre, basta BSA, bigay tayo na suporta dyan, siyempre. So, matutuwa ko kayo, nakita nyo naman ho siguro sa aming mga Facebook post yung kanyang mga artworks na may mga images ni Betty Boop. So, isa rin po si Tita Marge na patuloy na nagbibigay sa amin ng inspiration rin sa aming ginagawang monthly na arts workshop, no, yung aming BSA Siningaling. So, nakapagbigay po siya ng tips sa amin, 'di ba? Kahit paano at nakakakuha din kami ng mga ideas sa kanyang mga ginagawang activities bilang yung profession niya bilang isang artist. So again, congratulations kay Tita Marge Lim, no? At siguro malapit na ako dapat bumili ng painting ni Tita, no? Dahil nakakailang exhibit na tayo. And of course, no, pumasyal din po tayo sa Oranbo Elementary School sa kanilang naging scout investiture. So formal na naging scouters itong mga kid scouts, cub scouts at mga boy scouts po ng Oranbo Elementary School. At ako'y nagpapasalamat na naimbitahan po ninyo ang inyong lingkod para maging isang guest speaker during this investiture activity. At nagkaroon din tayo ng magandang experience, no, na makasama din po ang mga bata na very excited din po dahil since the pandemic hit, no, hindi rin nagkaroon ng investiture, yung parang formal na yung parang maging formal silang scouters. So at least this year, no, nasimulan na din po. At of course, patuloy din po ang ating advokasya sa scouting dito po sa lungsod ng Pasig. Napapabilang pa rin pa naman po ako sa Board of Directors ng Pasig City Council Boy Scouts of the Philippines. Of course, kasama natin si Congressman Roman Romulo para mas lalo pa nating mapalawig ang scouting activities dito po sa Pasig City. So again, congratulations po sa Oranbo Elementary School sa inyong very successful na scouting investiture program.
At syempre, no, patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan, kolaborasyon with DOTR sa kanilang ongoing na mega subway project construction. Ano? So, nakakatuwa po ang DOTR na patuloy po ang kanilang pakikipag-ugnayan sa atin. Yung courtesy, no? Lahat ipinapaalam talaga nila sa barangay. No? Of course, kasama din po natin ang mga service providers, no? Utilities providers tulad ng mga iba't ibang mga telcos, ang Meralco, kasama po natin dyan, ang Manila Water. Nang sa ganun ay matiyak po natin na ang mga serbisyo nila, no, ay hindi maantala. Yung serbisyo na natatanggap ng ating mga kabarangay ay hindi maantala nitong ongoing construction project nila. At again, nagpapasalamat din kami sa kooperasyon ng ating mga residente, mga stakeholders natin. Alam po natin na may mga naapektuhan. Pero kahit papaano, nakikita po natin na tayo nakakapag-adjust para mas lalong maging smooth, no, itong construction na ito. No, before you know it, tapos na yan. No? Lumipas na ang 6 years at sana ay talaga nga namang makapag-subway na tayo mula Barangay San Antonio hanggang airport. No? Dahil ang hirap-hirap pumunta ng airport at hirap din umuwi mula airport papunta dito sa atin. At syempre, no, ang aking pagpapasalamat din sa SSS, ang Social Social Security System, oh, di ba? SSS. Na muling inilunsad ang kanilang serbisyong superb sa barangay. So meron silang help desk ngayon na nakapwesto sa ating barangay hall. Hanggang Friday na lamang po ito, no? Para mas lalo pa nilang mailapit ang iba't ibang mga serbisyo ng SSS, hindi lamang sa mga individuals, pati sa mga business owners as well. So kami patuloy din po na nakikipag-ugnayan dahil mas gusto pa namin maging regular itong yung paglalapit nila ng mga serbisyo nila sa ating mga kabarangay. So nandyan na po yung maaaring magkaroon na ng weekly help desk talaga, no, dito sa ating barangay. Meron ding ina-explore din namin yung pag-equip sa ating mga personnel, na barangay personnel, para mas maging familiar sa mga benefits, mga processes ng SSS, para pag may mga nagtatanong, di ba, natutulungan natin kaagad. So, nasa pipeline na po yan. So, excited din kami, no? Dahil talaga ang projects ng SSS, no? Pag meron kaming mga pop-up projects ng SSS, talagang tinatangkilik ito at talagang pinupuntahan ng ating mga kabarangay. At syempre, segue ko na rin, no, napapag-usapan na rin ng mga business owners, no, dahil dyan sa SSS. No. So wala pa hong extension ang ating barangay business clearance renewal. Ha? Wala pang announcement ang city government, formal na announcement ang ating city government. So ang aking panawagan po sa ating mga business owners, no, mag-renew na po tayo ng ating barangay clearance for business permit. At syempre, yung ating business permit sa city government, iproseso na po natin. Ano naman po natin, mas nalalapit ang deadline, no, mas dumadami ang tao. No, marami talaga sa atin ang gusto last minute. Pero sa ngayon po, no, sa datos po namin, sa aming database, halos na-exceed na namin yung registered businesses natin last year. So isang magandang indikasyon po ito na ang business community natin in Barangay San Antonio is growing at nakakatuwa na nakikita po natin na muling sumisigla ang ekonomiya dito po sa ating barangay. And last announcement po, mga kabarangay, no, sa ating mga viewers, no, at sa ating mga kabarangay na hindi pa registered voter ng Barangay San Antonio. Inaanyayahan po namin ang lahat na meron po tayong ongoing voters registration dito po sa Robinson's Galleria. So nagsimula po ito noong January 16, noong Monday. And hanggang January 31 na lamang po ito. Hanggang katapusan na lang po ng buwan. So open po sila, no, from January 16 to 31 except Saturday and Sunday. So during the weekday, naandun po ang COMELEC para i-process ang inyong voters registration. So, andun naman po ang requirement sa ating, na-post na po natin sa ating social media pages. Yung mga ibang nagtatanong, paano yan? Wala akong government-issued ID na may address ng Barangay San Antonio. So, pinapayagan na po ng COMELEC ang barangay certificate, no? Yung resident certificate. So, kung wala kayong official ID, punta na kayo sa barangay, secure a resident certificate, and then yun na po ang dadalhin ninyo
sa Robinson's Galleria nang kayo'y makapagparehistro na bilang butante ng ating barangay. And of course, mga kabarangay, wag na wag po natin kakalimutan ang ating shared responsibility in containing the COVID-19 virus. Sabi natin may COVID pa rin naman. Bagamat napakaliit ng ating active cases. Chinek natin ating active cases ngayon. Medyo mababa na siya. Nakakatuwa naman. At kahit pa paano ay hindi na pumapalo tulad nung dati. Pero ang akin lamang po, patuloy pa rin tayong mag-ingat, mga kabarangay. Sabi ko nga, maganda ngayon na nakakaranas na tayo ng kalayaan talaga. May freedom na talaga tayo. Sumisigla ang mga negosyo, ang ekonomiya. Ang turismo ay booming na rin. Pero napapansin natin na yung ilang mga health protocols tulad nung nakasanayan natin dati ay hindi na talaga masyadong ini-enforce. Pero ang aking encouragement po sa inyo, kung yung kaya natin ipagpatuloy, gawin pa rin natin. Yung pagsusot ng face mask, bagamat outdoors, hindi naman talaga siya required na, or even indoors. Pero kung napapansin na naman natin, marami namang tao, diba, wala namang masama ho, protection na natin ang ating mga sarili. Yung hand hygiene, wag na mawala yun. Kung dati, diba, sabi, selan, takot sa bakterya. Diba? Pero ngayon siguro na-prove naman natin, dahil sa kalinisan, isa itong paraan para makaiwas din sa sakit. At walang masama po kung ating poproteksyonan ang ating mga sarili. So sa ating mga kabarangay, please do like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website sanantonio.pasigcity.gov.ph para always updated po tayo sa iba't ibang mga kaganapan dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course the Barangay Council, the SK Council, our social media team. Ang ating pagpapasalamat din po sa ating mga collaborators, benefactors, mga donors po natin na talagang patuloy po ang suporta po sa ating barangay. And of course, last but not the least, ang ating pagpapasalamat sa ating mga mahal na kabarangay, mga constituents po natin and mga netizens po natin who are always proactive sa dito po sa ating komunidad and always kumbaga keep us in check sa aming paghahatid po ng serbisyo dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. And rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, huwag na huwag din natin kakalimutan ang magdasal. Ayan, kakatapos lang ng Bambino Festival. We have so much to be thankful for. At of course, pagdasal din po natin that 2023 will be a better year for all of us. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always and may God bless us all. Thank you.